Hinatulang guilty sa indirect contempt si dating NTF-LCAC spokesperson Lorraine Badoy dahil sa kanyang pagbabanta laban sa isang juez at mga pahayag na tinawag ng Korte Suprema na puno ng malisya. Sa mga social media posts ni Badoy noong 2022, binatikos niya ang pasya ni Manila RTC Judge Marlo Magdoza Malagar na ibasura ang kahilingan ng pamahalaan na ideklarang terorista ang Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi nitong ang paratang ni Badoy na na-dismiss ang kaso dahil sa di umano'y kaugnayan ng West sa CPP-NPA ay banta sa walang kinikilingang imahe ng hudikatura. Multang 30,000 pesos ang ipinataw kay Badoy. Binalaan din siya ng korte ng mas mabigat na parusa sakaling maulit pa ang mga kahilintulad na insidente. Sa isang pahayag, humingi ng tawad si Badoy para sa kanyang nagamit na lengguwahe at tono ng pananalita, pero wala raw siyang intensyong makasakit.